September 2023. Habang binabagtas namin ang kalsada mula sa bulabundukin ng Mercedes Camarines Norte, mula sa aming maghapong pag-scout, ay meron akong nakita ang bata na buhat-buhat ang isang sakong upo na siyang nakapukaw ng aking damdamin. Sobrang awa ang aking naramdaman para sa batang ito. Dahil sa sobrang bigat ng kanyang daladala na isang sakong upo para po ipangpakain sa kanilang baboy po. Kaya po mga kalingap, hindi ako nagdalawang isip na kausapin ang batang ito. At laking gulat ko nang aking malaman ang kanyang kwento sa kanyang buhay mga kalingap. Ang batang paslit na ito mga kalingap ay ulila na pala sa kanyang mga magulang. Siya ay kinukupkop ng aking tinatawag na busing at tinutulungan upang makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Ngunit bakit ko nasabi mga kalingap na siya ay naulila na? Ang kanyang ina ay nag-asawa na po ng iba at ang kanyang ama naman ay nagtatrabaho sa malayong lugar sa Batangas City po mga kalingap. Siya ay iniwan ng kanyang ama doon sa kanyang tiyahin upang sa ganun ay makapagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral mga kalingap. Sobrang awa ang naramdaman ko nung makita ko ang batang paslit na nagbubuhat ng napakalaking sako na punong-puno ng upo po mga kalingap. Sila ay tatlong magkakapatid na nagkakahiwa-hiwalay na po sa ngayon mga kalingap. Ang kanyang dalawang kapatid ay naiwan po sa kanilang dating bahay po mga kalingap at hindi na po niya alam ang kanyang mga kalagayan po mga kalingap. Halika po mga kalingap, tunghayan po natin ang kwento ng batang paslit na akin pong na-scout para sa araw na ito. Taga saan ka banda to eh? Banda. Tara, punta. Grabe, ang lakas ng bata mga kalingap. Susundan natin yung kanilang bahay kung saan banda. At puntahan natin ang kanilang kalagayan. Kumusta man ang kalagayan nito eh? Nag-aaral ka ba? Opo. Anong grade ka na? 4 po. Grade 4? Opo. Anong mga magulang mo? May trabaho? Wala po yung nakakapit. Ay, nag-asawa ng iba? Guys, kawawa naman pala ito mga kalingap. So, kayo na lang? Ilang kayo magkapatid? Tatlo. Tatlo? So, iniwan kayo ng inyong mga magulang, ng inyong nanay. Ang inyong tatay, nasaan? Nagkatrabaho. Anong trabaho ng tatay mo? Pigiri. Ah, nag-boy sa pigiri. Tapos ikaw pang ilan ka? Panganay ka? Ikaw ang bunso. Nasa, dito tayo, boss. Yung tatay mo, nandyan niya yun? Wala. Kaninong bahay ito? Nakikitira lang kayo? Saan kami? Okay, taga-Kalingap po kami. Ay, Kuya Bar Santos Matubang. Andito po kami kasi nakita ko yung pamangkin mo masipag. Buat-buat yung pagkabigat-bigat na upo. Ay, kukuha daw po siya ng pagkain ng baboy. Kaya nga ni, saan ang bahay nila talaga? Ay, kuha ka muna na yung upuan. Doon sige lang. Sa barangay side po. Hindi sila dito nakatira? Ay, siya po. Iniwan sila dito sa akin ng tatay niya. Iniwan siya? Nagtatrabaho po yung tatay niya. Ang mga kapatid niya? Nandoon po sa... Ay, yung isa po nandoon na sa nanay. Nandoon na sa nanay? Apo. Sila po, ang kanyang magulang ay nagkahiwalay na? Apo. Ano nga parang pangalan mo ate? Maricris Rubianes po. Maricris Rubianes. Ang kanyang mga magulang, Toy, dito ka Toy. Magsasaing siya, magsasaing, sige. Hindi po, nagsaing na po. Tapos na. Inaayos na yung sinaing. Ito kasi, aksidente lang ito nakita namin na naglalakad siya doon sa labas. Ay napakasipag na bata sa ganitong edad. Ilang taon siya? 9. 9 years old. Ang buhat-buhat niya ay
napakasagsakong upo. Bibihira sa mga bata ngayon yung ganitong bata na masipag. Ano, Toy? Ano bang pangarap mo sa buhay? Sabihin mo na, Toy, anong pangarap mo? Tutulungan ka namin. Abot ng aming makakaya. Gusto mo mag-aral pa ng tuluyan? Ano bang pangarap mo? Ha? Wow! Gusto mo maging engineer. So gusto mo para sa... Anong gagawin mo sana dun sa mga upo na dala-dala mo? Pagkain po ng baboy. Ah, pagkain yun ng baboy? So, yun ay nangunguha ka ng pagkain ng baboy. At ikaw ba ay nakatira dito o iniwan ka lang? Iniwan ka po ng baboy. Pero kukunin ka lang dito din. Ate, siya ba ay dito lang nakatira o kinukuha lang din pagka nandito yung kanyang ama? Ay, hindi po siya magkuha ng kanyang ama dahil... Nagtatrabaho. Opo. Kaya po siya iniwan dito sa akin. Pero po pag nauwi, siyempre, kinukuha din po paminsan-minsan. Nung tatay niya. Nung tatay niya. Pero araw lang po yun, siguro mga 5 araw, ganun. Ilang kayo nakatira dito? Kaming 2 lang po. 2 lang din kayo? Opo. Oh, blessing in disguise, talagang grabe naman. Aksidente itong pagkapunta. 2 lang kayo? Opo. Iniwan, so ikaw solo din? Opo. Sulong binata. Opo. Binabantayan ko po yung tatay ko. Kaya ako. May tatay ka dito? Ayan po yung matanda dyan sa unahan. Ah. Kaso hindi po kami pwede magkasama kasi matapang kahit matanda na. Anong ugali niya? Wala singgo ba? Hindi naman po. Kaya hindi nakakainom. Kaya sa pag wala pong sigarilyo ng pupuk-puk. Ah, may diferensya? Wala naman. Wala naman. Talaga may ugali lang siya na hyper. Kaya kailangan po hiwalay kami. Eh dahil wala po akong kasama, kaya yung pinsang buo ko, iniwan itong anak niya sa akin pa nagkahiwalay sila. Nagkahiwalay yung kanya mga magulang? Anong dahilan at nagkahiwalay yung kanya mga magulang? Kailangan ba talaga? Sige. Ito man talaga, kwento talaga tayo rito para makatotohanan na napapanood ng ating mga viewers yung kanilang kwento ng kanilang mga magulang. Ay, nag-asawa po yung nanay. Sumakabilang bahay. Sumakabilang bahay. Oo, nakalimutan niya na meron siya pamilya na original. Asan ngayon yung kanyang nanay? Nandun po sa ano? Ano yung lugar na yun, Nonoy? Atungun. Sa Atungun? Opo. Oo. Tapos, nung makakita siya ng anong nakakita siya ng panibagong pamilya, ganun? Opo. Binata rin naman. O may pamilya yun? Ito nakakaalam, sir, kasi itong ikaw nakakaalam. Ano yung nakuhang pamilya ng mananay mo panibago? Binata ba yun? Matanda. Matanda na may pamilya. Siyempre, matanda na, may pamilya na. So, sumama ng kusa yung nanay mo. No, dahil sa kahirapan mga kalinga. Pero hindi naman kagustuhan ng mga bata na sila ay mapahiwalay dun sa kanilang ina. Dahil lang sa hirap ng panahon siguro at gusto niya ng kabuhayan na maganda, kaya napipilitan siguro makipagsama doon sa may asawa na. Tama ako? Hindi ko po alam kung may asawa yun. Nag-asawa siya, pero ang alam ko parang binata naman yata yung kinasama. Matandang binata. May edad na. Hindi pala, wala, binata din pala yung sinamahan ng kanyang nanay. So ngayon, meron siyang 2 kapatid daw. Meron po. Nasaan yung 2 kapatid niya? Nandun po sa bahay nila. Sa site. Sa site? So, minsan, pwede ba nating dalawin yung kanilang bahay? Mahiramin namin siyo. Opo. Para makita yung kanyang bahay. Hmm. Para maipakita natin dun sa taong bayan kung gaano kahirap at gaano ka. Ikaw din, nag-iisa, no? Kaso po, sa pagkakaalam ko, nagagalit yung pinsan ko kapag ganitong ayaw niya. Kasi ang katuwiran po ng pinsan ko, nagtatrabaho naman siya para dito. Saka ito naman... Ako'y bibigyan ko siya ng tulong. At sa pamamagitan ng tulong, kailangan ko ipakita sa tao na ganito ang kalagayan ng bata. Kasi ako magbibigay ng pera, edukasyon niya. Gusto maging engineer. di ba? Anong malay natin? Ang pag-aaral dyan sa Camarines Norte College ay libre. Opo. Kaya ko yung allowance. Libre naman ang pag-aaral. Meron ako mga eskolar, may napatapos na ako.
Ay ano sir, yung kapatid niya, naghahanap talaga yun ng, para makaaral. Yung kapatid na panganay. Kaya, gusto kong, siya ang, ano pangalan mo, Otoy? Ha? Jenmar. Siya ang aking nakitaan ng kasipagan sa ganitong oras na nagbubuhat siya ng upo na pagkain para sa baboy. Pagkain po ng baboy namin kasi siya, siya din nagsasaing din. Maalam nasaing mo? Po, marunong tinuturoan ko na po. Ay, magaling ito na talaga. Ano nga yung pangalan? Jenmar. 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 Apelyido Marti? Rubianis. Rubianis. John Marti. Si John Marti. Nakitaan ko kasi yan ang kasipagan. Kasi kaya, tutuusin, pa-uwi na ako eh. Wala na ako dapat intindihin kasi galing na ako ng blank sa kabila. Ako'y pa-uwi na. At nasumpungan ko si John Marti na buhat-buhat yung napaka... Opo sir, kasi sabi niya sa akin, tita, mayroong mga binigay sa atin ang upo doon. Ako na lang ako kuha kasi magluluto na nga po ako at yung matanda. Ay, napakasipag pala talaga. Masipag? Ay, galing po kami paglaba, kaming dalawa. Nakakatulong pala talaga. Nakakatulong na po siya kasi tinuturuan ko po siya. Nakakatulong. So, John Marti, hindi pa to ang huli nating pag-uusap. Una, at sa mga susunod pa natin pagkikita. At gagabayan kita. Dahil grade, ano ka? Grade 4 ka ngayon. Ikaw ba may bag? Ikaw may sapatos? Binibilhan ko po yan. Ay, talagang maalaga si Bossing. Ako po ang nag... Ano, kapag may kakulangan yung ama, ako na po kami... Ikaw na na nagpuno. Anong trabaho mo? Ay... Tagalaga lang kung itong nyuga na ito sa kayong mga baboy. Ah, caretaker ka dito. Ikaw ang pinakabusin. Yan po si tatay ang caretaker dito. Kaso po si tatay ay matanda na, hindi na kaya. Ikaw na. Tsaka hindi na po siya marunong magluto, kaya umuwi na ako dito. Ikaw? Ah, galing kang Maynila? Opo. Taga saan ka? Caloocan. Ah, Caloocan. Ako'y taga Paranaque. Originally from Paranaque ako. At pumunta lang ako rito, isipin mo, pumunta lang ako rito. Para magtulong lang sa tao. Opo. Ay, napakaswerte ng Camarines Norte. Dahil ito ang napili kong tulungan. So, huwag mong ipagkait sa akin yung tulong na ibibigay ko dito kay John Marti. Nasa inyo po kung talagang gusto niyong tulungan. Tutulungan. Kaya lang po ito, talagang dito po ito sa akin nakatira. So, dito lang tayo lagi? Opo. Kasi ito po, sir, iniwan po ito sa akin ng ama niya. Ayaw niya itong ibigay sa nanay. Kasi kinukuha ito ng nanay? Kinukuha ito ng nanay. Ayaw siyang ibigay. Kaya nagkikiusap po sa akin yung pinsan ko na kung maaari. Dito lang talaga sa akin. Kasi pag kinuha sa'yo, bubuksarado sa'yo yun. Malamang ka malamang. Hindi naman. Joke lang ako. Alam mo naman ako eh, kailangan na minsan natin magpapatawa dahil para yung ating mga audience ay masasayahan din. So, John Marti, araw-araw ba ay kayo napapasok? Napasok? Pero sipag talaga nun. Tinuturuan ko po. Tinuturuan. Kasi dati magiging... po ano, hindi sila... Nagkalat sila kasi wala yung kanilang nanay at tate. At nagtatrabaho po yung pinsan ko. Yung namang asawa nga, ayun, nag-ano na doon, nagsumakabi ng bahay. Siyempre doon po, din, doon lang din. Doon po sa ano, ano nga yan? Tarong. Sa ano? Kulasi. Atungon po. Ano yun? Tarong, kulasi, atungon. O, tarong, atungon, kulasi. Pambuhan. Pambuhan. Atungon. Atungon pa? Pambuhan, sunod at tungon po. May vlog ako sa, meron akong tinutulungan din doon sa Atungon. Ay, sa Tarom. Yung may diferensya na bata din. Tinutulungan ko rin. Kaya huwag kayong mag-alala, ako'y mabuting tao. At na sinwerte naman at ako'y pumayag ka rin. Maraming salamat sa pagpayag mo ha. At, pero po yan, talagang dito lang po dito yan. Na tayo. Dito na tayo mag-usap. Ha? Kasi ito, ikaw ang ticket talaga niya. So, tutulungan natin si, ano, i-vlog namin si Marti. So, ikaw ba, may plano talagang maging ano? Ikaw magpapaaral, Bossing, ha? Ay, opo. Kita mo, si Bossing. Tutulungan kita sa pambaon niya araw-araw. Opo. Para makatapos, sipag ng bata na to. Ay, ito, alam mo po kasi siyempre bata. Inidisiplina ko po yan. Kasi ayaw ko po nung maghihirap, nagagastos kami. Tapos ngayon, walang mangyayari. Tama. Kasi po, ilan na rin po napalaki na ano ko eh, natulungan ko sa kapatid ko, yung anak kong kaisa-isa.
Gusto ko siyang maging katulad ng mga yun. Kasi tapos po yun ang college mga yun. Eh. May magandang trabaho. Oh, so mayroon ka tapos na kuleyo? Tapos na po. May ano na po. Ah, nagtatrabaho. Nagtatrabaho na. Baka magalit. Hindi naman. Minablog po si Marte. Ay, hindi po. Magagalit yung kasi iba naman ang ano. Oh, so ikaw na lang. Yung, ano? Ikaw na lang nandito. So wala kang asawa kasama? Ay, wala po. Mahal po ang bigas. Ah, ito yan. Kaya tayo, huwag tayong mag-asawa. Mananatili tayong binata. Masyari mahal ang bigas. Mananatili tayong binata. Tama na po ito, alagaan. Tama, talaga. Puro ganun din yung sa dati mo. Anak-anakan mo rin. Ay, hindi po. Tulay na anak ko. Ah, so meron ka nagkaroon. Yan o. So, Jan Marte, ako, bibigyan ko kayo ng tulong. Hindi naman ako sinungaling na tao. Yan. Yan po, mga kalingap. Tulong ko kay Jan Marte. Ayan po at ano ba tawag ko sa iyo, boss? Ay kahit ano, Mari Cris po ang pangalan ko, nasa inyo po kung ano. Mario. Ay, boss, Mari, Parikoy. Parikoy, ah. Ito, Parikoy, tulong kay Marte para kayang pag-aaral. At sana, hindi ito ang huli. Ito ay umpisa pa lang sa pagkakilala natin sa bawat isa. Masipag na bata, tutulungan natin siya. At minsan din, baka pwedeng dalawin din natin mga kapatid niya, wala mga kasama. Yung pong isa nandoon na sa nanay at kinuha na. Ah, kinuha ay kusa po yata pumunta doon sa nanay kasi wala daw po sa kanyang asikaso. Wala makain. Kasi dati nandito yun. Eh ang problema po kasi, ako ayoko na sobrang tigas ng ulo. Gusto ko po pag nag-aaral, nag-aaral. Kasi sayang po yung ginagastos eh. Tapos magniniloko. Hmm. Kaya kahit ito po, tinuturo ang... Ah, yung kapatid nito, bunso daw ito eh. Ba po, bunso. Puro lalaki din. Puro lalaki po. So, siyempre, walang magulang, hindi na asikaso. Walang nanay na nagkasikaso, kaya medyo may tigas ang ulo. Okay. So, na lang si Jan Marte yung pag-usapan natin. Ayan, ayan, ang pinakantulong ko. Salamat po. Nakakatulong niya kay Jan Marte lahat ng aral. Pambaon-baon niya. At saka kung ano, ang iba pang pangailangan. Jan Marte Rubiano. Rubianis po. Rubianis. Ha? Anong masasabi mo? Masasabihin mo? Maraming salamat po, Dr. Love. Maraming salamat po, Dr. Yan. Magpasalamat ka rin kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, at Kalinga Pras. Maraming salamat po kay Kalinga Pras at sa lahat ng binubuo nito. So, lang. Patay na. 15 pa lang. Inuubo yung aking ano kasi napakasipag na bata nito ni Jan Marte. Marunong na talaga siya sa buhay. Ayan po, magsasahay po siya. So, nagpapadiingat po siya ng ano ng mga magaling na siya talaga magsahing ano? Marunong na po siya magsahing. Marunong na siya magsahing. Nagpapadiingat siya. Tinuturoan ko po siya kasi baka sakaling kunin siya ng tatay niya. Oo. Ay, di ano. Ang tatay niya, saan ba na sa nagtrabaho? Nasa Batangas po, sir. Ah, Batangas? Nga po. Sa Babuyan? Babuyan din po. Iwain mo, bahala ka nung ano? Oh, marunong talaga siya mga kalingap po. Yan o. Ito ay hinihiwa para lulutuin para ipakain sa baboy. Nga po. Ano. Kasi po sir, sayang, tinatapon lang nung may taniman. Oo nga. Ngayon po, pinamimigay sa amin. Di ang ginagawa po namin, hinahakot namin. Hinahakot? Opo. Oh. Eh dahil sa, sabi niyo po sa akin na, nag-aayos kasi ako ng mga sinampay dahil siyempre papasok po siya, nilabahan ko yung magamit niya. Oh. Kaya sabi niya, tita ako na lang at magsasampay ka pa agad na. Kasipag naman talaga, ano? Di, biruin mo, ibang bata niyan, hindi yan mag-aalok sa'yo na, ako na lang maghakot. Ano sir, natuto na siya dito. Ito talagang... Dati po kasi, di ba pag matutulog sa gabi, pagising nila, kinaumagahan po, larga na. Oo. Kaya sabi po nung kapatid ko, kung iiwan niya ni kuya yung anak niya, mas maganda lang maturuan. Maturuan. Kasi ipangit naman po kasi yung pagkagising. Oo. Tapos pagbalik kakain, walang kakain, dahil wala si nanay, wala si tatay. Tama. Dumating nga po ito sa akin nung bago pa lang ako dito, hindi ko alam na pamangkin ko po ito. Kasi matagal po ako sa Manila eh. Oo, talaga. Eh ano po, sabi niya,
Tita kita, pwede bang dito ako kakain ako? Kasi nagugutom po ako, sabi niya. Kaya, ano po? Siyempre, pamangkin ko pala. Kawawa, siyempre nga. Nagugutom, napapakain ka tayo ng aso, yung pakayang tao. O diba? Ito talaga, nakikita ko na may kinabukasan sa iyo to pag hindi nagbagong bata to. Ay, kaya nga po tinuturuan ko siya kasi sabi ko sa kanya, ayoko nung sinungaling, kailangan matuto kang magsipag dahil pag hindi ka masipag, hindi ka asenso. Totoo yan. Pag hindi ka nag-aral ng mabuti, ay wala din po. Saan siya banda nag-aaral? Diyan po sa Mangkamagong Elementary. Sa Mangkamagong siya. Diba? Mangkamagong pala si Elementary School nag-aaral siya. Ayan o. Ayan o mga kalingap. Si magaling na siya. Magano ng pagkain ng baboy. Maghiwa ka. Maghiwa. Huwag mo lang hiwaan yung daliri mo ha. O, tinatanggal niya yung mga sira. O. Ganun ba talaga? Talaga niya yung sira? Mapait po ka lang. Mapait yan. So wala na sira na yan. So, iba naman. Grabe o. Ito mga kalingap o. Ito yung daladala niya. Napakabigat nito. Bigat na nga sa akin o. Purong puno ito ng opo o. Ayan o. Dala-dala ni John Marty. Kaya maraming salamat talagang nasumpungan ka namin John Marty ha. Sana manatili kang mabait at masipag na bata ha. Kumusta ano na John Marty? Okay lang sa iyo? Okay. Yan. Pakabait ka. So ay, hindi. Ayan po mga kalingap na nakitaan na po natin ang kasipagan si John Marty. Masyado siya magaling at masinop, masipag, busing. Tapos talagang naasahan mo siya dito sa bahay. Tumutulong po talaga siya sa akin kapag anong ginagawa ako. Halimbawa po magpapakain ng baboy, tutulungan niya ako. Kasi meron din po siyang baboy. Kaya pala. Opo, nagpabili po kami sa tatay niya ng isang baboy na para... Para siya day. Meron din siya. Para sa kanyang kinabukasan. Sabi ko nga po sa tatay niya, yung baboy kakong yan, pag nanganak, i-savings natin para sa kanya. Makaaral. Ang galing, galing nang naisip mo talaga, busing. Talagang sa nakikita ko, magkaroon ng kinabukasan ng bata na to. Lalo ngayon na nasumpungan natin siya. Yung ating maipon-ipon dito, ipambili natin ng sa bandang hulo, di ba? Malay natin. Sabi ko nga po, kailangan talaga namin makaipon kasi magkano po ngayon ang tuition ng engineer. Maliban pa po dyan, kailangan din niya magsikap. Kaya nga po ako, sa totoo lang, pinapalo ko siya. Kasi ayoko po yung hindi siya susunod. Paano naman po pag lalaki siyang sinungaling, paano siya magkaka-engineer? Totoo. Hindi po ba? Hindi naman abogado kasi yun ang magiging numero. Ay, mas maganda po kung abogado. Totoo yan. Ako din, nangarap din ako na sana magkaroon ng anak ng abogado. Kaya lang yung anak ko isang piraso, ayaw man din mag-abogado. So, wala na. So, baliwala din. Opo. So, maraming salamat, Busing, ha? Maraming salamat din po. Yung pormahan mo, Busing. Busing talaga. Kaya tawag ko sa'yo, Busing. Ha? Maraming salamat, John Marty. Maraming salamat po. Maraming salamat, ha? Okay, John Marty. Salamat. Maraming salamat, John Marty, ha? Thank you so much. So, alis na po kami, mga kalingap. Ayan po. Kaya, dumilim na. So, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagpanood sa aking mga videos. Sa hindi nyo pag-skip sa mga videos ko po, maraming salamat po. At nakakatulong po ng malaki yan sa kagaya nito. Kaya John Marty, na amin po nasumpungan at tutulungan po sa araw na ito. Salamat po sa inyo. Salamat. Maraming salamat po.